morning guys. Ayan, gagawa ako ng kasaba para sa order. Pasobrahan ko na rin para meron din kami. Merienda mamaya. So ito yung ginagamit ko sa kasaba. Ayan. Ano to eh, yung frozen na grated na kasaba. Tatlong bag yung gamit ko. Tatlong bag. Tapos itlog. Ano to, apat na itlog. 1 cup ng melted na butter. Tapos 2 condensed. 1 evaporated milk. Tsaka 2 nung gata. Coconut milk. So mix lang yan lahat. Tapos yung mixture na yan, magtitira ako ng konti para panglagay ko sa ibabaw. Pagkabago siya matapos, tsaka ako siya kakadkaran ng keso. Magtitira ako ng konti nung coconut milk, condense, at saka ibap. Magbubukas pa ako ng ibap. Yun yung pang topping natin. Kasi nga pala ito, ihalo ko na siya direkta sa grated kasaba. Kasi sobrang dali lang gawin ng kasaba, halo-halo lang. Pagagawa naman ng pichi-pichi, grated kasaba lang din. Tubig at saka lye water. Tapos steam lang. Kung yung iba matatabangan sa ganito, 2 condensed, pwede nyo dagdagan ng sugar, pero ako hindi ko na siya lalagyan. Ito na yung nagawa. Waiting na lang yan para isalang. Tapos ito, nagmix ako ng condense, gata, tsaka 2 egg yolk. Yung iba, yung ano nito, yung gata, nasa 1 cup. Tapos 1/2 cup yung condense, tsaka 2 egg yolk. Para pagka patapos na siyang mabake, kumbaga yung firm na siya, tsaka ako siya lalagyan nito. Tapos kakadkaran ko ng keso at saka ako ibibake ulit. Yan na guys, yung kasaba. So, luto na yung ano yan. Itatap ko na to. Itong mixture na ginawa ko kanina. Lalagyan ko rin siya ng grated na cheese.
Yung mixture na to, ano to, magtitik pa to habang naluluto. Alis ka na. Magbabike si Jermaine eh. Ano yun? Hay ka naman. Kasaba. Yata sa vlog eh. Mag-hay ka naman. Ayan. Magbabike siya. Ang ganda kasi ng ano yun. Ng weather. Tapos, quick melt na cheese. Kain tayo, guys. Ayan. Panis. Ano yung panis? Inurod ng baso. Ito, panis ba? Kari-kari. Tagal din na kain ng kari-kari. Wow. Ayun o, ayun o. Napat yun ah. Kaya lang eh. Pag bawal sa iyo ang tuwalya. Konti, hati tayo. Tagal hati. Tagal? Namiss mo? Mm. Kahit sa Jermaine eh. Kare-kare. Ano lang, kare-kare. Namiss na eh. Ayan na guys, gumawa na ako ng ano. Yung gusto niya na mango sago. Puro kamay lang. Mango sago. Tapos lagyan ko ng nata. Sarap. Hindi ganun katamis. Siyempre. Makrim yan eh, makrim. Tapos sago. Condense. Mangga. Nata di coco. Masarap yung ano, mangga medyo maasim-asim din. Tsaka ano no, yung lasa ng pagkamangga niya masarap. Yan. Ito nalang yung last na niluto mo na iba. Hindi, pansit na yung last na golden shadow. Mag-o-opera siya ng ano. Mag-grab siya. Ano na ito? Puputulin niya. Hindi, kaya namin kinuha talaga itong mga ito eh. Pang-grab niya kasi talaga yan. Actually, na nakuha niya yan, hindi pa ganun kahaba eh. Last year yan eh, di ba? Tagal na yun ito eh. Last year lang naman. Last year lang ba yan? Oo. Tiga band five band pa yung may-ari. Okay, yung mga San Pedro. Tsaka nilala. Anong ano mo dyan? Igagrap mo? Maling dito sa tatlo yung ito. Malamang yung maliit. Masyadong malaki naman yung isa. Sinisira nila ito eh para hindi siya mano. Hindi siya manganak. Kasi pag nanganak siya, yung ano niya, yun nga yung pagkakamali ko nung nakaraan eh. Imbis na lumaki yung pinakailalagay mo sa pagkakagrap. Doon mapupunta sa ano. Makikitid yung ano eh, no? Ang laki nun sa gitna eh, no?
puso. Ito kasi. Dapat hindi na kaano yung daliri mo sa Maynila na yun. Parang hindi nagtrabaho sa kusina. Kailangan nga ako din. Malaki masyado. Masyado malaki. Ikaw? Sa tingin mo, nararapat. Ay, nilalagay niya. Parang ayaw magpatuloy na. Sayang ba, sayang. Ay, hindi pantay. Kaka, hindi pantay na ito. Mahuhus. Yan. Pero dapat inaalat eh. Na. Pinapantay. So yun yung bilog niya. Yung bilog niya ito. Kailangan nasa magtama kahit kapiraso lang. Hindi kailangan. Hindi pwedeng nasa loob yung maliit or nasa loob. Kasi ang bagal niyang maglumaki eh. Actually, yung pattern na yun, isa sa paborito ko eh. Ito pinutol ka? Kaya okay. Lang... Tsaka nag-brown yung baba niya eh, no? Mm-hmm. Dapat ata nakasolo ng pati yan din. Iwala yung maliliit. Eh, nakakasama niya eh. Titipan na lang natin. Tapos yan, tetapean. Lalagyan muna ng tissue sa ibabaw. Parang na sa ganun eh. Pag tinanggal mo, hindi matatanggal yung mismo ano. Hindi, hindi. Paganyan. Takot na kasi dami tinik. Wala ka masyado to eh. Eh, wala pa ba yan? Dami rin yun. Pag nahawakan mo yan. Tama sa ano eh. Mga gano'ng katagal yan nakaganyan? 2 weeks daw ito eh. 2 weeks bago mo tanggalin ng tape? Hmm. Parang nakadikit na siya. Yun. Huwag mo na pindot-pindotin. Mahilig ka mag-check-check eh. May mga tumubo pa nga ibang cactus dyan sa pot na yun eh. Ayan eh. Yung succulent, ayun may maliit na cactus. Tsaka to, pwede pa itong tumubo. Ano yun mo lang. Papatuyuin mo muna. Papatuyuin mo lang. Pero bahala kong patuloy pa isa yun eh. Meron naman siyang rooting powder. Tinik. Yan, isa. Ilan ba gagawin mo? Lahat yan? Ito yung mga bili namin. Ito yung malaki. Sa... Ito yung naano siya. Nag-shrivel siya nung, ano, nung winter. Lumubog siya. Sana kaya, makabawi pa. Kaya pababawiin natin ito. Ito. Ito yung magandang ano eh. Yung nabili namin sa Rona. Pang rootstock talaga. May bulok na pala sa loob tong isa. Kaya ayaw niyang bumalik sa pagkabilog. Baka naman mahabol pa sa bandang dulo. Kaya hirap nang bumalik, ano? Uy, mukhang may pag-asa pa. Ibang halos pudpud na, di ba? Na ano pa. Basta wala yung gitna. Dapat pala nung nakaramo pa yun ano, no? Baka nahabol-habol pa. May chance pa siguro yan. Try mo lang, baka sakali. Wala na ito yun. Yan guys, sinihiwa ko na yung cordon blue na ginawa ko kagabi. Pinirito ko muna siya, tapos in-rest ko ng mga 30 minutes. Para yung cheese niya, pag hiniwa mo, hindi siya lalabas.
Tapos kaya ganyan ang ginagawa kong hiwa sa cheese, yung pahaba siya na makapal. Para marami talagang cheese sa loob. Tapos yan, yan na yung sibuchon, sibulichon. Medyo dark siya tignan sa ano, pero sakto lang. Yan. Tapos to yung kare-kare. Pansit, yung pansit talagang ko pa ng ano yan. Lemon. Tapos ito yung kasaba. Sausawa ng sibuchon. Tapos ito sausawa ng cordon bleu. Garlic cheese sauce. Tapos syempre bagoong para sa kare-kare. So yan na guys. Tapos na. Babalot na lang. Parating na rin yung magpipick up. So yun, tapos na ako magluto, finally. Ano to, parang hindi naman ganun kano kasi hapon ang pick up. Actually, paggabi na nga. So hindi ganun ka pagod kasi parang pahipay nga. Putol-putolan luto. So ngayon, tapos na, syempre ligpitan. Pero hindi naman ganun karami ang hugasan ko sa lababo. Kasi every time na pagkatapos, nahugasan ko kagad. Or pag nandito yung mga bata, habang nadadaan sila, hugasan. Kaya hindi siya tumatambak. Kasi mas mahirap magano yung after tapos gabundok na yung hugasan mo, nakakatamad. Kaya gusto ko habang nagluluto, konting lalagyan hugas. Para mas mabilis. Umalis sila eh, nagano may pinick up lang sa Northwest. So ayan, ligpitin ko lang to tapos pahinga na. Ayan guys, nagkuha kami ng mga bato. Exercise at bay. Pag-run. Ito ba, Pai? Pai, tapos ano rin yung nakakuha. Yun, no. May mga anin. Parang, basta yung mga bato. Nakashake. Ito siya ngayon, dami. Tapos dalawang timpa ba, tapos okay na. Loko ikay no. Pag nawala yung gloves ko niyan, napapakinabangan yan. Ligtas yung mga kalyo nyo sa kamay dyan. At puno halos yung truck. Tapos tatlong timba ng gravel. Yan. Ay naka. Si Jeremy tumakas na kasi napagod nung nakaraan. Masakit yung katawan eh. Mag-log niyo ba yun? Lalaki nun eh. 10 piraso. Yan ang aming Sunday. Kauwi ko lang from work. Nagayos pala sila rito. Mga nakuha nila libre. Ayos ah. Habi ko may fire pit pa. Tapos yung sa may bandang tulip, meron na ring harang. Abot pa rin ng rabbit. Galing mo dira. Pagod. Tawa siya. Yan. Eh, nalobat. Papagupit ako sa kanya eh. Oh.
Nalobat? Ha? Nalobat. Asa yung charger? Kalahati na yun eh. Ganyan na lang daw. Ganyan na lang kalahati. May buhok ng konti tsaka kalahating wala. Pwede na yun. Siya yung ano ko eh, tigagupit ko eh. Yan. Siya ang aking... Sagad. Lobat. Patay tayo dyan, dear. Bakit? Matagal dyan? Di, sobra. Wala pa nga. Charge pa. Mamaya na. Papasok ka. Kala... Nakasimbler naman ako dun, tsaka naka... Ay, kahit na. Eh. Tignan mo. Kasi dito na lang, naiwan. Ha? Two face, wala. Wala na kang buhok eh. Niloloko mo pa eh. Ang pagkasalanan ko ba, nalobat eh. Patulog na lang kasi kami. Ito mo yung tsura, maliligo na nga. Ito, ikupit na muna kita. Ay, naka. Pasok na naman. Mga ilang minuto. Iuntay muna tayo. Kaya nga eh. Ayun na. Chika-chika muna tayo habang nag-aantay tayo. Yung battery. Battery. Natapot hindi pa pwede, hindi maano to kasi talaga ngayon, kalahati pa. Nakapasabak yung dalawang barako eh. Natulog na yata eh. Pagod eh. Pagod sila kanina yung eh. Yung pinakita ko sa inyo kanina na ano, hinakot nila. Ay, yung ginagawa namin kanina. Nag-ukoy din kami ng lupa para maipantay namin yun. Tapos, yun nga. Nilatagan din namin ng mga konting gravel, ilan lang kasi timbayan ako. Pero baka next week baka makabili na kami ng ano. Hindi ko kasi alam kung gaano karami yung kasi bentahan dito, 1 yard, 2 yards. Parang konti lang kasi. Hindi namin alam kung sabi nga niya kanina ako sa kusang trabaho. Natapos na ako nila. Sabi ko ano yun? Sabi, bumili ka na ng kulang kasi gusto raw nang bumalik pa. Bumili ka na ng kulang. Sabi niya, hindi yan, huwag ka mag-alam, makakompleto yung konti-unti. Yeah, yun yung ano yun, laki ng pakinabang ng truck. Kasi, makakotin mo ng mga ilang, nung nakaraan kami ng Jermaine, yung mga stepstone eh. Yung papers, ang lalaki nun eh, 10. Tapos, yung kangina, 93 na bricks. Binigang nila eh. 93. Ayos na yung power mo eh. Kaya alam mo, sabi ko nga, pagtagal niyan, makompleto nga unti-unti. 93, tapos tatlong bucket ng, ano, ng washstone. Kaya, yung gravel. Kaya, medyo okay-okay na. Eh, napagod na raw sila eh. Dapat kukuha. Sabi ko, dami na nga nyan. Dami niya nung uuha. Kasi nga, eh, ano, free for all na yung ano eh. Siguro... May mga kasabay daw sila nagpipick up ka ngayon eh. Kasi may mga... iba-ibang lahi din eh. Tapos... nagtatanggal ng mga ganun. Eh, kami naka-ready. Kaya lang, kayo na rin ang kukuha. Nakabaon nila, tapos kayo na rin ang magtatanggal. Sila, mano-mano, inukukay nilang kamay. Eh, kami, may dalang gloves, tsaka pala. Tapos, tatlong bucket. Sanay na yan. Kaya pag ganun po nung pala, ginaganun ko lang eh. Tungkab lang, ang bilis lang eh. Sa tingatungkab daw si Jonas, tigahakot si Jermaine. Nautakan sila nung ano, maghahakot. Alas 10 pa lang eh. 10:30, nagkukwentuhan kami ngayong hapunan eh. Sabi niya, ano, eh, sabi niya, magsasahing ka nga pala kangayon, ha? Eh, 10:30 pa lang ng umaga. Aga-aga, magsasahing na kagad, kagigising lang. Kaya niya sumama kasi magsasahing daw siya. Hindi, sumakit talaga yung katawan niya noon. Nanakit talaga yung braso niya. Ay, sabi ko, sige, bili kayo ng, ano, ng bubble tea. Nagpa-bubble tea naman si manager. Para dun sa mga bagets at kawawa naman. Pagod. Siguro, tulog na nga, itahimik, alas. Siguro natatanong ng mga nasa Pilipinas. Na, oh, ang kripot naman niya itong mag-asawa na to, pati pagpapagupit eh, sila na lang. Ay, mga ganun bagay. Kasi, okay, kasi kailangan, oh, kailangan talaga din sa buhay. Kagaya nun, yung bricks na yan, mahina siguro mga $3 to $4 ang isa nun. Oo, oh, okay, 93 pieces. Eh, apak-apakan mo lang yun dun. Tapos, yung itong gupit, magkano? Nasa 30. Nasa 30. 30 na ang gupit ngayon. Tapos so, yung 10 binuhat namin ni Jermaine na stepstone. 8 na ata, 10 isa. Hindi, yung binili kong maliliit nun, nasa 15 eh. Ano, gano'n? Yung maliit na yun? Siguro mga 20 na yun. Yun lang talaga, tsatsagain mo lang talagang hakutin. Kasi laki eh, ganyan eh. Pero sayang kasi ano yun eh. Libre, di ba? Why not? Libre. Hindi ka naman namamalimos na ano. Sila naman yung gusto nila magpatanggal nung ano. Imbis na sila naman, nakakakuha sila ng libreng tanggal. Tanggal, hakot. Kasi kaysa magbabayad pa sila na magtatanggal, maghahakot.
So ginagawa ng iba pag magpapa-renovate or ano, ipopost na lang nila na oh, for free, pero kunin mo. Hindi na nga kami nakapag-vlog masyado kangina ni Jonas kasi may mga ibang tao baka sabihin binibidyo namin sila, di ba? Kaya konti lang yung ginano niya dun sa mga nakuha lang hindi namin. Hindi naman kasi lahat open din sa mga ganyan. Oo. Kaya yun, medyo naka-ano kami, nakatipid-tipid. Oo, oh, eh sa likod naman, importante lang kasi kaya namin talaga nilalagyan kasi nga pag ano maputik. Oo. So malaking bagay na may ganun. Yung after ng spring, yan. Sobrang putik niyan. Putik na. Kaya nilagyan ka tayo hanggang dun. Di ba minsan dito tayo pareho nakaparada. Kaya pag ganun yung ano eh, yung apakan eh. May hakbangan. Yeah, kasi minsan ihilag ka talaga dahil ang putik eh. Hello kong Jeremy, nilagay ganyan ka na kayong laktaw. Sabi ko na tatalon natin mo, dadagukan ka nun pag nakita yung ginawa mo siya si Mario. Hello. Mario talaga eh, no? Kaya dinikit uli. Tatawa na niya. Tapos may, sa sobrang dami ng break, di nag-iisip kami kung ano, sabi ni Jones, pwede natin gawin ano to ah, yung fire pit ah, sabi nga. Tapos binilog nila, sabi ko, palaki ng palaki yung bilog. Sabi ko, sobrang laki na yata niyan. Ano bang fire pit yung gagawin niya? Pakalaki nga eh. Ang laki nga ang ginawa niya eh. Tapos sabi ko, i-compress mo. Ganun. Ah. Dapat pala sa'yo, ikaw na lang yung naging IT kasi nakakagawa ka ng mga paraan eh. Unggoy, sabi ko. Ang laki eh. Fire pit, sabi ko okay din yan, pero ako mas maganda kung may fence na yan. Makakatambay na sa likod. Maganda nga rin kung may fire pit para kahit pa paano, di ba? Pag minsan gusto mo mag ano. Tambay sa likod ng langaning oras. Hindi siya maano. Pero for now, yan ang muna. At least okay na. Pero mabait kasi itong ano namin eh. Katabi namin eh. Kaya parang nakakaanong mag ano eh. Maglagay ng fence. Oh. At saka kasi pagka ano, ang hirap maglagay ng fence kasi nag... Malalaki yung ano nila. Malalaki yung pinaparada nila. So pag naglagay kami ng fence, mahihirapan sila na magpasok ng mga gamit nila. Eh, mabait naman tong mag-asawa na to. Tsaka yung ano, kaya... Kapatid, kaya sabi namin, hayaan mo na muna kahit yung garage eh. Sabi nga niya, plano niya islagan lang ng tubo lang. Tubo, tapos bubungan. Dami kasi tubo sa amin, inisip ko lang paano iuwi, ang lalaki eh. Sabi ko, pag ginawa mo yung kawawa at tong kabila, kasi nga, yung katabi namin, dahil nga meron silang trailer, meron silang minsan may skidoo, may bangka, kapag nag-aano sila dyan. Mga boat pa yung speedboat. Ang hirap. Eh ngayon, nakakapagparada pa sila sa likod namin. Kumbaga, naibabaking nila ng maayos. Mm. Eh pag meron, talaga mahirapan sila. Ay, amo na. Total, gastos din naman eh. Mm. Okay na rin naman yung ginawa natin na yan kahit pa paano eh. Mm. Meron. Tsaka hindi, yung damo, hindi na rin masyadong tutubo. Oh. Yun nga lang, yung gravel na lang, ikakalat na lang pag nakabili. Kasi pagdating ng summer niya, ang lakas tumubo ng damo dyan sa likod eh. Pag nalatagan na ng gravel yan, lalong wala nang magiging problema sa damo. Ang problema lang naman din kasi sa mga damo yung ano eh, yung ikaw dadamuhan mo. Tapos yung mga kapitbahay mo, ang tataas na, hanggang bewang na. Ito yung kabilang side namin naman, ganun. Hindi sila nagdadamo talaga. Kaya pag pumagpag yun, yung mga seeds nun, pupunta, kakalat talaga. Saka din, lamok pagdating ng hapon. Oo, malamok. Eh sila kasi mga walang deck sa likod. Hindi sila dumadaan sa likod. Hindi nga nila ginagamit yung pad nila sa likod eh. Kaya ang hirap. Ay, nangyari, nung nakaraan, mataas na, gusto ko nang i-report. Naano naman ako kasi nga syempre kapitbahay mo. May mga pumunta na rin na ano, may nag-report na pala na iba. Kasi nga sobrang taas na. Sobrang taas as in hanggang bewang na eh. Tapos sobrang lamok kaya may nagreklamo na rin ba? Malamang yung katabi nila. Malamang yung doon sa kabilang side. Sa kabilang side. Tsaka yung dito. Tingnan natin baka okay na. Ready na. Pusin na natin 'to. Kaya nakakatipid-tipid sa mga ano sa mga bagay. Kahit sabihin mo magkano lang matitipid mo. Kahit nandito ka na kami sa Canada, gumagawa pa rin kami ng paraan para makatipid. Kasi pwede mo yung kunyari. Tipid na in a way na tama lang ang pagtitipid, hindi naman yung tipid na parang sobrang kawawang-kawawa ka lang sa pagtitipid. Hindi naman ganoon. Gaya kahapon yung mga order ko. So in the whole day nun, hindi na ako nagluto kasi whole day namin. Oh, yun pinasobrang ko, yun na rin ang pagkain namin. Hanggang kanina ng tanghali, hindi nang ulam pa nila. Para na rin tayong pumunta ng birthday.
So, gagawin din sa birthday. Tipid na sa luto, tipid na rin sa ano, tapos kumikita ka pa. Yun namang mga breaks na yun. Biro mo, biro mo yun. Sabi mo na $3 ang isa. Sa 93 pieces. Di, ang dami nun. Tapos yung ano, yung mga steps to, kung sa 20 lang ang isa nun, di 10, di 200 na agad yun, di ba? Mm. 200 ba? Tama ba? Duda pa siya, no? Ay, nakain na naman, guys. Kami, tatapusin namin ang gupitan. Kahit sa Pilipinas, maraming tipid tips din eh. Marami rin pwedeng... Kanya-kanya lang talaga ng discarte. Discarte, oh. Pero hindi naman sa panlalamang yun. Kumbaga sa pagtitipid mo lang. Ay, hindi mo natin hingi. Binigay naman kasi. Pinamimigay. Yun nga yung ano yung nagustuhan niya sa akin pag tumitingin ako ng mga sa marketplace. Ang dami. Siya inayaan ko kundi kasi ako pala tawad sa ganun niya siya. Siya ang nagtatatawad. Nakikipag-deal. Siya ang mahil sa marketplace kahit sa mga order-order siya. Siya yung una akong hindi magkakalkal na ganun. Kaya yun. So, patas lang. Patas lang. Sige, tuloy mo na yung... Sama na guys. Ako yung magugupit na tuloy na namin to. Tanong oras na rin. Paano guys. Thank you for always watching. See you in the next vlog. Bye.